Hi guys! So it's me again. So it's Jigs Aborde. So papunta tayo ngayon ng Ebanghelista Makati kasi ipapaayos ko yung bumper ni Pogs. Kasi actually guys, medyo matagal na no, nung nasabitan tayo ng motor. Actually nalaglag yung bumper niya eh. Kinabit ko lang siya kasi actually may clip lang naman yan eh, na kinakabit. So kanina kasi nung galing ako sa hospital, nagpa-CBC ako, yung sa may pinaka parking, no? May parking, may konting gutter, di ba? Para mag-stop ka. So, yung pag-atras ko, sumabit na naman siya. So, kaya yun, natanggal siya. So, kinabit ko lang siya ulit. Pero guys, medyo kasi kinakabahan na ako eh. So, parang ayoko na nahayaan lang na gano'n na ako lang yung nagkakabit. Kasi medyo maluwag na rin yung clip niya. So, I think palalagyan ko ng clip. Para ipapaayos ko na rin na naka-fit siya talaga. Siyempre guys, kasi diba bumabiyahe tayo, so mahirap naman na along the way, nasa biyahe ka, lalo na kung nasa highway ka, tapos malaglag yung bumper mo, diba? So, aside from delikado, baka makadiskrasya ka din ng ibang motorista, masagasaan nila, or mabiglang preno sila, magkabangga-bangga pa, so mas magandang ipaayos na lang natin. So, yun nga, hindi ko lang alam kung magkano yung magagastos ko. At the same time kasi, yung brake light ko sa likod, yung isa doon, pundi na rin. So, itatry ko rin, tatanong ko rin kung magkano yung pagpapalit ng brake light para at least maayos na rin siya. So, yun guys, punta tayo ng Makati. Samahan nyo po ako. So, yan, gamit na natin yung ating universal carbon holder. Nilagay natin siya doon sa sun visor natin. No? So, palis na tayo guys. So, okay talaga tong universal car holder na to eh. Talagang magagamit talaga to pang vlog, diba? Yun guys, so yan yung gagamitin muna natin ngayon, no? Dahil hindi muna natin gagamitin yung ating dashcam. So itatry natin yan using our cellphone. Tapos yung ating universal car holder, yan yung gagamitin natin na camera natin pang vlog. Ayos itong nabili kong ano, no? Yung universal car phone holder. Parang sulit siya talaga eh. Murang-mura lang to, 285 pesos. So, binlog ko siya. Ni-review ko siya sa previous vlog ko. So, if you want to check, nandun din yung link kung saan nyo mabibili ito. Itong ginagamit ko na universal car phone holder. So, check nyo na lang guys, no? So, andi na tayo service road, no? So far, so good. Parang hindi naman matraffic to. Kasi dati medyo matraffic dito. Ewan ko lang dito pagdating sa service road itself, no? Kasi nagtatraffic din dito eh. Sa may service road eh. Ayan na nga. Kasasabi ko lang eh. Traffic, ayan na nga. Ayan guys, so kasasabi ko lang. Oh, traffic nga. Oh, traffic talaga. Actually kasi kaya nagtatraffic dito. Dito lang naman tong portion na to yung medyo maluwag. Dito sa portion na to maluwag dito. Siguro dalawang lanes both side, no. Pero pagdating banda doon, ano na siya eh, kumipot na yung daan doon. Tig isang lane lang yung papuntang Makati at saka tong papunta ng Bikutan. Tig isang lane na lang kaya magta-traffic talaga. Maganda sana guys, no. Ito naman eh, suggestion ko lang or opinion ko lang naman. Maganda sana kung meron lang sana na from galing doon sa C5 extension, since magpa-flyover, may bagong flyover, meron siyang diretso dito sa ano, sa SLEX na kahit isang lane lang. At the same time, meron ding gano'n naman na from SLEX papunta sa C5 extension. Pagka nagkaroon ng ganun, grabe, malaki yung iluluwag niyan sa traffic, sigurado yan. Kasi siyempre, yung iba na galing dun, at magbabayad naman ng ano, ng toll fee, di diretso na, ano. Kaya ano, kung meron lang isang diretso dyan na papuntang SLEX, palabas ng SLEX, tsaka papasok ng SLEX, sobrang laking iluluwag niyan sa traffic. Kaya, nandito na tayo, ito yung sinasabi ko, no? Narrow ano na to eh. Narrow road na to eh. Kanina maluwag doon, tig dalawang lane. Pagdating dito, tig isang lane na lang.
And basically nagta-traffic to dun sa may Rotary Villamor Air Base, Rotary doon, no. Kung na-maintain lang sana 'yon, no, tig dalawang lane. Mas kahit 'yun lang sana, kung ba, before ba, kung it was properly planned before, sa bagay, hindi naman ma-anticipate 'yan, eh, no, na that na nag after ganitong years, dadami yung tao, dadami yung sakyan, no. So hindi 'yun napagplanuhan, pero kung tig dalawang lane siguro to, nung ginagawa pa lang, simulang ginagawa pa lang, much better. O kaya ngayon nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung merong doon sa flyover, C5 extension, kung merong papuntang palabas ng SLEX at saka papasok naman doon sa C5 extension, mas maganda sana. Dati na itong traffic na to, guys, medyo lumuluwag-luwag na nga ngayon, eh, pamula na nagawa yung ano, yung C5 extension na yun, no, compared before. Lalo na sa umaga, pagka inabot ka ng tanghali na, yung ano na. Kasi sa bagay, at 6 a.m. pala, guys, dito sa umaga, dito sa service road na to, one way pala siya hanggang 10 a.m. One way palabas ng papuntang Makati. So yung mga papasok naman sa SLEX, dumadaan pag umaga yun, no? Pamula 6 a.m. one way siya. Pero kasi, guys, ang ano nga dito, napapansin ko lang, no, pagka kasi nagkakaroon ng accident dito, halimbawa may nasiraan ng sasakyan, kahit na naplatan lang, may nasiraan, since tig one lane lang siya, nagkakos siya talaga ng traffic. Grabe, grabing traffic, guys, pagka ganun. Kaya sigurado, yung iba nga pagka nakikita nila na ganun, bumabalik na sila, nag-iba na ng daan. Yun, nakalusot na tayo, guys. Actually, palabas na tayo ng SLEX. Medyo maambon-ambon ng konti. Kanina pa yung ambon-ambon na yan. Nga pala, guys, diba? Doon sa mga nagmamay-ari ng RFID, no? Magkakaroon na ng 3-strike policy, diba? So, ipapatupad na nila yan, yung 3-strike policy. Yung doon sa mga hindi chine-check yung load, o hindi chine-check yung load balance na kanilang auto sweep RFID at easy trip RFID. Guys, may mga previous vlog ako niyan nung pag-check ng load balance ng auto sweep RFID at ng easy trip RFID. So kung paano mag-load, mas magandang malayo pa lang chine-check nyo na, no? Nasa biyahe pa lang or palis pa lang kayo ng bahay, check nyo na kung magkano lang yung load balance nyo, para maiwasan nyo yung mas magma-apprehend kayo, no? Tulad nga sinabi ko, yung 3-strike policy, no? So sabi nga sa 3-strike policy, first time na mahuli kayo or first time na makita na yung RFID nyo is walang balance or less than dun sa required balance para makapasok kayo dun sa toll gate, is magsasabihan muna kayo. Yun yung first. Second time na nangyari sa inyo yun is iwa-warningan na kayo, no? So ika-third time, that's it, i-apprehend na kayo. Then grabe, guys, may penalty yun. So sayang yung penalty. I think 1,000 yata yung penalty, o 1,500, no? If I'm not wrong. Pa natin hintay na mangyari sa atin yun, kung pwede naman natin i-check, diba, yung load balance natin. So guys, nandun sa previous vlog ko yan. So i-check nyo na lang po. Ilalagay ko din sa description box below yung link nung kung paano mag-reload ng auto sweep RFID at saka easy trip RFID, at kung paano rin mag-check ng balance ng inyong auto sweep RFID at ng easy trip RFID using your mobile phone, guys. Ikot muna tayo. Ikot muna tayo, guys. Ayan, guys, nandito na tayo. Ayan, chinecheck na ni Manong yung bumper natin. So tingnan natin kung magkano yung sisigil sa atin ito. Ayan, guys, ang sisigil na sa atin 1, 2. Hindi naman natin alam kung mura o napamahal tayo.
pero alignment yung gagawin. Actually, sira na daw eh. So kung papalitan daw yun, mas mapapamahal, pero magagawa naman daw niya. Guys, so sira na siya kasi eh. So one thing yung sinisingil sa akin ni Manong, wala tayo kasi idea kung magkano eh. So parang napa-oo na lang tayo. So hindi ko alam kung mura ba yun o mahal ba yun. Pero nire-repair lang niya eh. So wala pa naman siyang ginagawa na significant. Tinatry niyang ayusin, nire-repair niya. So hindi ko alam kung paano gagawin siya. Actually, Manong, nasa bitan ako ng motor eh. Pero matagal na yun. Yung sa gilid. Kaya umangat. Ang totoo talaga nito, magpapalit ka na ng bumper nito. Tatapat ilagay ito kasi mga sira na yung labi ng bumper eh. Tapos yung retainer mo, wala, marupok na rin yung mga naka, ano doon, yung naka-usli na parang sinasabitan ng anong bumper. Gagawa natin yung rinit, diba? Gagawa naman ang mga magkano kaya Manong pagka nagpalit ng bumper? Ang bumper nito, ano, kulay itim, Taiwan. Magkano yung ganun Manong? Nasa mga 7.5. Ah, mga 7.5. Oo, hindi pa. Oo, wala pa tayong budget para dun eh. Ah, ito, mapapakilabangan mo nung matagal to. Natatakot lang kasi kung ibiyahe, baka mami biglang malaglag. Hindi na to. So, kaya ano? Pagka pinukpo ko, medyo magpipit siya. Tapos pagka ano, nakikita ko ulit, nakaangat ulit. Kakainin kasi ito pag naano eh. Nalaglag. Tudo itong binder. Walang pare. Ato yung pare. Yung kabila, walang pender eh. Nalaglag na yung pender nung kabila eh. Meron nga akong naging customer ng last week. Ano yun, Almera. Tingin niya sa online. Mahal naman masyado yung engine cover. Nasa 6 plus. Sa kit yun. Sabi ko, may gagawin ako dyan. Kukumbert natin. Ngayon, kung magugustuhan ng ito pa ako, hindi. Wala nang bayad ba? Magkano yung fender niya, Manong? 1.3 lang, bago. Ah, bago. Sige, pagbalik ko na lang siguro. Limited budget din kasi ngayon eh. Parang doon sa bahay yata nalaglag yung fender ko, hindi ko na. Basta nakita ko na lang, wala na eh. Pero yung 1.3 na yun, isa lang. Opo. Ah, isa lang. Isa lang kasama na kami. Ah, sige. Naaalala ko tuloy yung tatay ko. Siguro kung buhay pa yung father ko, kaya niya rin gawin niya. Yung mga ganyan, simpleng ano lang. Simple, ganyan lang. Kaya niya gawin niya, sorry yun.
Pabukas nga nito. Pero at least skip na siya, diba? Hindi na siya nakaangat. Kaya mo. Dati kasi umangat to, itong portion na to. Naging nakaangat yun. Papalitan siya ng clip, 5 clip, 45 pesos yung isa ng clip. Balik na lang, Manong. Hindi na siya, ano gano'n? So, yun guys, tapos na, naayos na. So, damage natin is 1775 kasama yung clip na pinalitan. And may kulang pa tayo. So, kasi yung sa may left side ng ating gulong is yung fender niya. Wala na yung fender dun sa left side nun eh. So, sabi ni Manong, 1,300 daw yung isa ng fender. And wala tayong budget sa ngayon for that. Pero kailangan din natin siyang palitan, no? Kailangan din natin siyang lagyan. Kasi actually guys, ang kahalagaan ng fender, 'di ba, yung gulong pag tumatakbo yan, tapos lalo na pagka umuulan. Pagka tumatakbo yan, yung lahat ng tubig doon ang pasok noon sa may engine. So pwede niyang sirain yung mga lahat ng tatamaan ng tubig, no? Yung wiring doon, yung alternator. So kaya kailangan natin siya talagang palagyan ng ano, ng fender. So kaya lang yun nga, wala pa tayong budget for now. So next time na yon. At saka yung ating brake light sa may left side, so hindi rin natin siya napapalitan, no. Kasi nga wala na nga tayong budget. So yun lang naman guys, and pauwi na tayo. Actually for me, medyo mahal yung single ni Manong, no. Kasi basically wala naman siyang pinalitan eh doon sa bumper, except doon sa clip lang, no. Na ako rin naman bumili ng clip, 35 pesos ang isa ng clip. So 5 piraso, 175. So kasi wala tayong idea talaga kung paano magpagawa nun. Pero syempre siguro ang ano ko na lang dun, yung skills ni Manong sa pag-align nung bumper. So sabi niya based daw dun sa condition ng bumper ko, palitin na daw talaga yung bumper ko. So sira na raw. So actually yung ginawa niya is ginawa niya lang ng paraan para mag-fit. Pero simple lang naman talaga yung ginawa niya, no? Based to sa aking pagkaka-observe.
In fact, kung nabubuhay pa ang tatay ko, I think kayang-kaya ng tatay ko yun eh. Gawin yun eh. Pero yun nga, since siya yung mas nakakaalam nun, and tulong na rin kay Mano, no? Special skills ngayon eh. So, syempre, bayaran natin sana ayon based dun sa kanyang singit. Yun. Kasi hindi na ako nag-canvas actually sa iba. So pagka ano ko sa kanya, kasi nagpaikot-ikot din ako, nag-observe ako kung saan kaya yung maganda magpano. So pagka ano ko kasi sa kanya, yun na, nag-ano na ako. And actually, one to lang naman yung sinisingil niya noong una dun sa may pag-align. Kaya lang, meron pa siya kasing isang ginawa, yung sa may grill, sa grill. Yun nga, yung pagkakabit nung clip. No. So, nagpatagtag siya ng 400, kaya inabot na 1.6 plus nga yung 1.75 yung presyo mismo nung clip. Kaya inabot na 1.775. Ayun guys. So yun guys, so nandito na tayo, nakarating na tayo ng bahay, and yun nga, good thing na paayos ko na yung aking bumper. So next time is paayos naman natin yung fender tsaka yung ating brake light. So samahan nyo ako ulit next time. Again, it's me, it's Jigs Aborde. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's all for now. Bye!